Magandang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang lahat ng ating mga CHC organic practitioners. Nandito po tayo sa Lewis Farm ng Claveria, Misamis Oriental upang ating i-document paano gamitin itong ating product na Farmer's Friend. Ako nga pala si Peter Meral, ang CHC plant pathologist. Ito ang inyong doktor ng inyong halaman. Ang Farmer's Friend, magamit po natin sa lahat ng mga cereal crops, kagaya ng mais at palay. Pwede rin din ito magamit sa ating mga root crops, kagaya ng kasaba, kamote, at pwede rin sa ating plantation crops ng ating banana, pineapple, at mga durian, mangosteen. Itong ating Farmer's Friend, pwede rin magamit sa ating mga high-valued vegetables, pwede rin sa ating mga local vegetables, pwede rin sa ating mga ornamental crops, at pati rin mga flowers, at iba pa. Ang tatlong sizes ng ating Farmer's Friend, 100 grams, 500, at saka 1 kilo, ay kailangan itong ating tandaan. Kapag kailangan mo ang 100, ito ay para lang sa 20 liters ng water na good for 1,000 square meter, lalo na sa mga vegetables. At kapag itong 500 grams na i-activate natin sa 100 liters of water, ito ay pwede sa half hectare. Ito namang ating 1 kilo para sa ating 200 liters of water, ito ay sapat sa iyong first application sa iyong 1 hectare area. Sakaling mayroon kang 1 kilo na Farmer's Friend, ngunit ang iyong area ay half hectare lang, ang gagawin mo, i-activate mo lang yung half, tanggalin mo itong portion dito. After that, isi-seal mo at itago sa tamang temperature na hindi mainit upang hindi mapahamak ang ating mga beneficial microbes na nandito sa ating. Bakit kailangan i-activate ang ating Farmer's Friend? Dahil ang ating Farmer's Friend ay may laman ng mga beneficial microbes. Ang ating beneficial microbes are water loving. At hindi sila makapag-function kapag hindi natin sila i-activate. Magkaroon sila ng magandang potential efficacy para sa ating mga halaman kapag sila ay na-reproduce sa pamamagitan ng ating pag-activate sa tubig na walang chlorine. Bakit kailangan walang chlorine? Dahil ang ating beneficial microbes ay buhay at mabawasan ang kanilang populasyon kung ang ating tubig ay contaminated sa mga chemicals. Saan makukuha ang unchlorinated water? Pwede sa ulan na nakalagay sa tangke or sa river na continuous yung flowing at walang mga contamination. Pwede rin sa mga puso. Kung wala ka talagang mahanapan na unchlorinated water, pwede rin sa gripo, kukuha ka lang doon sa gripo kahit na chlorinated, ilagay mo lang sa labas upang siya ay ma-evaporate sa loob ng 24 hours at kinaumagahan, pwede ka na mayroon ka ng magamit para sa iyong activation ng ating Farmer's Friend. At ready na po tayo na mag-mix or mag-activate ng ating 500 grams sa loob ng 100 liters of water. Pero upang hindi po kayo mahirapan, ilalagay muna natin dito sa timba na ito para magkaroon tayo ng highly concentrated na mixture. Then ililipat natin dito sa ating 100 liters of water. So, imimix na po natin. Tanggalin yung upper portion ng ating 500 grams ng Farmer's Friend.
Ang purpose po na nilagay natin dito muna sa timba upang mas madali ang kanilang pag-mix. Okay. And then, pwede naman ano, pwede rin sa kamayin, pero pwede rin kung mayroon kang sticks. Okay. Pero huwag palampasin ng isang oras, lalo na kung nasa malayo yung inyong farm, dahil ma-overcrowded yung ating beneficial microbes. Dahil organic, pwede rin kamay. Wala namang problema. Okay. Ito na po ang result ng ating farmer's friend na dinidissolve or inactivate sa tubig. Then after that, ililipat na natin dito sa ating 100 or kung ano yung laman ng tubig na dinidissolve mo sa timba na ito. Halimbawa, kung 10 liters, dapat dito ay 990 para yung total ng kanyang buong inoculum ay nasa 100 liters. At kapag i-apply na po natin ito, hindi natin palampasin sa 24 hours upang maganda talaga ang kanyang effect. Bago natin ilipat itong ating activated na farmer's friend, kailangan natin yung cloth or stocking or malinis na socks upang hindi kasama ang rice bran na mag-clog ng ating nozzle kapag i-spray natin sa tanim. So, ganito lang ang pag-prepare. Ilagay mo lang yung malinis na sack. Then, ilagay mo sa yung knapsack sprayer. Okay. Then, kukuha na po tayo ng activated 6 to 12 hours na ating farmer's friend. And then, dahan-dahan natin ilagay sa ating knapsack sprayer. Ang kanyang capacity ay 16 liters per knapsack. After 6 to 12 hours preparation, ready na tayo na i-apply ang ating prepared inoculum. At kailangan ito i-apply within 24 hours. At ito ay direct sa ating lupa dahil ito ay soil conditioner or soil stabilizer. The best i-apply early morning or late in the afternoon. Para sa ating cereal crops, kagaya ng palay at mais, tatlong beses tayo mag-a-apply ng ating farmer's friend 1 kilo sa isang hektar. Una, sa basal application. Dito mismo sa farrow area na dyan itatanim ang ating mga butil. Pangalawa, ang ating side dressing na sa 25 to 30 days na ang ating palay o mais. At ang ating top dress nasa 50 to 55 days. Para sa ating corn plantation, 3 times pa rin tayong mag-apply ng ating farmer's friend. Una, yung ating basal. Pangalawa, ang ating 15 to 20 days side dress. Last application, after 30 to 35 days after planting. Para naman sa ating mga root crops, sundin lang po natin yung ating protocol. Kailangan natin mag-apply 3 times per cycle. Nasa land preparation, basal, side dress, and top dressing. At para sa ating vegetable crops, after the land preparation, dahil ang kanilang lifespan ay maliit lang, kailangan natin i-follow through every 10 days interval hanggang harvest time. At para naman sa ating fruit-bearing trees, lalo na nitong mango, bago po tayo mag-apply ng ating farmer's friend, kailangan natin ma-estimate saan banda yung canopy line. Ito yung canopy line. At dito naman sa kabila, yung circumference ng ating canopy line. Diyan po tayo gagawa ng point of entry para sa ating farmer's friend application. So, butasan lang po natin 2 to 3 inches. 1,
And then 2. Okay? And then 3. And then 4. Ang measurement dito ay nasa 1 liter. So ibig sabihin, ganito ang stage ng ating mango, kailangan lang niya ng 2 litro. So kukuha tayo ng 1 litro ng inokulum, and then lalagyan mo ng 500 ml, half. Okay? I-allow mo na mag-absorb. Another 500. So mayroon na tayong 1 liter. Then kukuha ka naman ng another 1 litro para sa 1 puno. 500. And then sa kabila naman, 500. The best i-apply early in the morning or late in the afternoon. Ang ating farmer's friend, pwede rin sa ating mga flower enthusiasts, particularly itong orchid. I-spray lang banda malapit sa mga nilagyan na near sa roots. Ang ating farmer's friend ay maganda rin sa ating seed preparation. Prior sa planting, pwede natin isok ang ating seeds within 24 hours or overnight para ma-remove yung kanyang external covering, ang tawag niya ni seed coat, at madaling lalabas ang kanyang mga roots. After harvest, the best i-apply ang activator. Dahil ang activator ay mayroon siyang trichoderma. Ang trichoderma ay siyang tutulong upang i-decompose ang anumang mga substrate na nandyan sa iyong palayan at sa iyong mga maisan. Karamihan ang tanong ng ating mga farmers, kailangan ba i-mix ang ating farmer's friend sa mga synthetic fertilizer? Kung kailangan mag-apply, pwede naman as long as na mauna muna ng 3 araw ang ating farmer's friend para mayroon silang enough na magkaroon ng microbial development bago ang ating synthetic fertilizer. Bakit kailangan gamitin ang ating farmer's friend? Una, ito ay magbigay ng magandang harvest. At pangalawa, ito ay makaless sa ating mga inputs ng synthetic or chemical base na makasira sa ating lupa. Pangatlo, maayos yung kondisyon ng lupa na pwede siyang magamit forever at hindi masisira at hindi acidic. Pang-apat, ang napakahalaga, ito ay natural, hindi makasira sa tao, sa tanim, at saka yung kumakain ng harvested produce ng ating mga tanim.